Ang aklat ng Mateo ay isinulat ni Mateo, isang tax collector na naging alagad ni Jesus. Pinili niya na sumunod kay Jesus at iniwan niya ang kanyang tungkulin sa gobyerno bilang tax collector dahil isa siya sa mga tinawag ng Diyos upang mapabilang sa 12 alagad ni Jesus, kaya siya ay naglingkod sa Panginoon hanggang sa umakyat sa langit ang Panginoon, hanggang sa kanyang kamatayan siya ay naglingkod sa Diyos. Ang mga paksa. Paghatol sa kapwa. Humingi, kumanap, kumatok. Ang makipot na pintuan. Sa gawa makikilala. Hindi ko kayo kilala. Sa bato o sa buhanginan. Ang kapangyarihan ni Jesus. Paghatol sa kapwa, huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukaten kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay, baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Humingi, kumanap, kumatok, humingi kayo at kayo'y bibigyan, kumanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Ang makipot na pintuan, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Sa gawa makikilala, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Tumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababanggas na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag, o ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulan at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Hindi ko kayo kilala, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Tumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Sa bato o sa buhanginan.
Sa bato o sa buhanginan, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bamaha, at binaya ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nag-iba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hanggal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bamaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ang kapangyarihan ni Jesus. Ang kapangyarihan ni Jesus na mangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang kanyang pagtuturo sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan.